Okay, so solve natin yung problem. So find the resultant force on a retaining wall 20 feet high given yung dalawang layer of soil, no? For soil 1, meron tayong density no unit weight ng soil na 115 pounds per cubic feet. Then yung angle of internal friction niya is 30 degrees. So pagko-compute natin yung coefficient nung active pressure, meron tayong 0.333. And then for soil 2 or yung layer 2, meron siyang unit weight ng soil na 125 pounds per cubic feet. Then yung angle of internal friction niya is 40 degrees. So pagko-compute natin yung coefficient of active pressure, meron tayong 0.217. So since yung unit is pounds per cubic feet, so yung density ng water is 62.4 standard. So meron din siyang surcharge dito sa natural grid line na 2.5 kips per square feet. Then meron siyang water surface dyan sa natural grid line. So ibig sabihin, yung gagamitin natin para makompute natin yung effective stress is submerged or yung effective unit weight. Okay? So, para ma-solve natin to, so gamitin ko lang yung general na solution for piles. So, kunin lang natin yung mga stresses or effective stress at point A, I assume, point B, and point C. So, kunin lang natin yung stress nito, effective stress nito, tsaka effective stress nito. So, yung effective stress at point A is just equivalent to the surcharge, no? Kasi meron siyang kips per square feet. So, 2.5 KSF. And then, for B, meron tayong pressure at A plus, dito lang tayo, no? So, effective unit weight ng soil 1. Then, yung height niya 10 feet. So, meron na tayong 2.5 plus, gawin kong kips per square feet, no? Gawin kong uniform yung constant, consistent ako sa units, minus 0.0624, and then yung height niya is 10 feet. So yan. And for pressure C, effective stress is pressure at point A plus density unit weight nung soil A times 10 feet plus density nung layer 2 times yung height niya na 10 feet. So, meron na tayong 2.5 plus 0.115 minus 0.0624 times 10 feet plus 0.125 minus 0.0624 times 10 feet. So, thus, meron tayong pressure at point C. So, computing ko muna. So, meron tayong 2.5 plus 0.115 minus 0.0624 times 10. So, meron na tayong 3.026. KSF. So, this is 2.5 KSF. Ito is 3.026 KSF. And then, plus 0.125 minus 0.0624 times 10. So, 3.652. So, meron tayong 3.652 KSF. 3.652 KSF. Ayan, no? So, ibig sabihin, makuha natin yung KA1 nung PA, that is 0.333 times 2.5. Dito naman, so above nung point B, so meron tayong KA1 nung pressure B. Then dito sa below nung point B, meron tayong KA2 kasi sa layer 2 na yan eh. Pressure B. And then meron tayong KA2 pressure C. So, this is 0.333 times 3.026. Then, dito is meron tayong 0.217 times
3.026. And then meron tayo ditong 0.217 times 3.652. So therefore yung sagot nito, kumpitin ko muna. Dito na lang sa isa kong calculator. So 0.333 times 2.5. So meron tayong 0.83 KSF. 0.333 times 3.026. Meron tayong 1.01 KSF. Dito naman 0.217 times 3.026. 0.66 KSF. And then yun dito naman 0.217 times 3.652 0.79 KSF. Yan, so since kumpleto na yung mga stresses natin, so ma-draw na natin yung soil pressure. So kunin ko lang daw. So plot na lang natin yung sa soil. So at point A, meron tayong 0.83 na. This is 0.83. And then at point B, above nung point B, meron tayong 1.01 na. So above nung point B, so meron tayong, assume ko na lang na ito yung 1.01. So, connect lang natin yan. And then, below nung point B, meron tayong 0.66. So, assume ko na lang na ito. Ito yung 0.66. Ay. So, connect na lang natin to. And then, sa bottom, meron tayong 0.79. So, assume ko na lang na ito yung 0.79. So, connect lang natin yan. And then, yun na. So, ito na yung soil pressure. So, since may water surface dito, so, meron din tayong for water pressure. Ayan. So, triangular lang yan. So, this is just 9.81 times yung height niya, overall 20. So, ilan yung 9.81 times 20? Ay, pounds pala to. This must be 0.0624 times 20. Para KSF, no? Naka-KSF pala yung unit. 0.624 times 20. So, 1.25. Ayan. So, meron na tayong mga soil pressure na diagram. Ayan, na. So, iwalay ko na lang to into different areas. Since yung tanong is total force lang man din. So, gawin ko na lang figure 1 to. Then, gawin kong yung trapezoid na to as figure 2. Then, gawin kong figure 3 yung triangle na to. Okay. So, yung area,
considering 1 meter strip. So yung force is just equal nung area nung pressure diagram kasi we consider 1 meter strip. So meron na tayong 1 half ng 0.83 plus yung ito, no? Considering yung figure 1, 1.01 times yung height niya na 10 feet. And then for force 2, meron tayong 1 half nung 0.66 plus 0.79 times yung height niya na 10 feet. And then for force 3, meron tayong 1 half nung base and then nung height. And then masolve na natin yung F total. So itutal lang natin yan lahat. So meron na tayong 0.5 ng 0.83 plus 1.01 times 10. So meron tayong 9.2 kips, then 0.5 times 0.66 plus 0.79 times 10. So meron na tayong 7.25 kips, then 0.5 times 1.25 times 20. So meron tayong 12.5 kips. So meron tayong 9.2 plus 7.25. 9.2 plus 7.25 plus 12.5, so therefore we have 28.95 kips. So approximately 29 kips. Okay, so yun. So yun lang. So ito na yung sagot. So baksan natin to. Sige, so see you in the next video. Thank you.